Okay, okay. Ayan na, layo tayo dun sa mga installer natin. Pag-tripan tayo dun. Okay, andito tayo sa Pangasinan. Villasis, Pangasinan. So, meron na naman tayong in-install na surface pump dito. And then, in-install din natin yung mga frames nila. Ayan. Nice and clean, no? Okay. 2 horsepower, 6 pieces na 460 watts yung nilagay natin. Tapos 3 inches and yung inlet at outlet ng pump. Tara, tignan natin. Okay, ayun. Ito yung install natin na frame. Tayo na rin nag-install ng frame. Ngayon, bali 4 yung poste niya, natig 2 inches. Tapos, ayan. Yan yung sa baba. Bolt and nut type yung frame natin, guys. Kasi mas madaling ialisin to. Let's say kapag may bagyo, pwedeng i-disassemble. Madali lang. Diba? Then, ito yung controller. Yung controller natin. Bali, sa ngayon, sa controller nakakuha tayo ng 203 volts. Pero hindi accurate yan, guys. Again and again, mas maganda pa rin i-voltmeter nyo yung dito mismo sa solar panel para makita nyo yung voltage ano talaga. Okay, tapos ayan, so far sa solar tayo kumukuha. Ngayon, ito sa pang 220 to, pero ngayon wala pang connection kasi hindi pa sila nakapagkapang nung ano, pang 220 volts nila. Pero dito lang inaabit yan. Inalagay lang yung wire dyan. Para magamit nyo sa gabi yung pump natin. Ito yung tinatawag ng mga hybrid. Pwede sa solar, pwede sa kuryente. Okay. So ayun. Kumuha siya sa distress na deep well. Hindi ako nagkakamali. Nasa isa't kalahating tubo daw to. Again and again, itong mga ganitong pump ko is pang mga babaw lang. Yun nga, huwag kayong kapag lumagpas na kayo ng dalawang tubo or 40 feet, hindi na advisable yung mga ganito. Dapat automatic submersible na ang gamitin. Ito, naka-design lang talaga to sa pang mabababaw. Ayan o. Ayan, pinsat nyo na lang yung specification niya. 45 cubic meter per hour yung maximum. And then, tignan natin yung buga niya. So ngayon, makikita niyo naman, wala tayong masyadong araw, makakulimlim, no? Kulimlim tayo ngayon dito, pero ayan, malakas pa rin siya. Malakas pa rin yan. Bago yung distress. Bago yung ano nila, bago yung deep well nila. Bago yung deep well nila, kaya sobrang putik. Sobrang putik pa ng tubig. Ayan. May singaw-singaw pa dito, pero makita natin doon yung buong-buo yung distress, no? Okay. Ayun lang, ganyan lang kasimple yung ano dyan, kailangan yung i-prepare. Kayo ang mag-prepare nito, itong bomba, itong elbow. Hindi na nila muna nilagyan ng check valve kasi yung bomba kasi okay pa yung barbula nung ano nila. Ito, itong Eagle na manual pump. Usually talaga dapat may check valve doon, pero okay pa naman yung barbula niya dito kaya hindi mo na nilagay. Tapos dito, since mababaw nga lang yung tubig, hindi na rin naglagay ng check valve dito. Pero dapat dyan, meron ding check valve dyan. Then, ayun na. Ito na yung outlet niya. Dito na yung outlet. Okay, so ayun. Hopefully, napakita ko yung mga dapat ipakita kung gaano kasimple yung ganitong setup at kung ano yung mga ipaprepare nyo. Okay. So, again, this is 2 horsepower surface hybrid pump. Okay. Ayun. Siguro pang 10 or pang 15 na install na natin to, pero hindi ko alam kung na-upload ko lahat. I don't think so. Pero sa ngayon, ito. Natapos na yung ano namin, yung install namin. Sa mga gustong magpa-install ng ganito na malapit lang dito sa amin sa Tarlac, ayan, andyan lang lagi ang ano natin dyan, mga contact natin dyan.
yung Facebook page natin, yung number, at saka yan, yung YouTube channel natin, andyan na rin. Pwede kayo mag-visit dun sa address namin, which is nandyan din. Pero kung let's say nasa abroad kayo, which is karamihan din ng mga nag-inquire sa akin, tsaka nagiging client ko is nasa abroad, wala naman problema yon. Pwede naman yung ibigay lang sa amin yung ano, yung water source ninyo, yung details, like yung lalim, yung diameter, tsaka yung water level, or kung ilan yung tubo na pinakabit ninyo. Kasi hindi po natin alam kung anong mga pump yung kailangan ninyo hanggat hindi ko nakukuha yung mga yon. Okay? So let's say ito, gusto nyo yung mga ganito, kasi di ba nga, malakas, and then malinis tignan, actually, mas malinis tignan yung mga submersible, pero I mean ito, kung gusto nyo yung mga ganitong pump, eh, kailangan po muna natin makakuha yung mga water level nyo dun sa site ninyo and yung deep well source or yung diameter bago natin ma-identify kung or ma-confirm kung po pwede nga ba itong ganito sa inyo. Kasi kung hindi po pwede, malamang sa malamang is magsa-submersible pump kayo. Kung let's say, for example, masyadong malalim pala or lumagpas sa 9 meter yung tubig ninyo sa source ninyo, automatic yan is submersible. Okay? Tapos, para mas malakas-lakas yung tubig, at least 4 inches. Again and again, 4 inches lagi yung naka-deep well casing nyo. Yung deep well or yung tubong nakabaon, dapat minimum 4 inches lang kayo. Kasi kung 3 inches lang yan, tapos masyadong malalim, 1.5 inches lang yung pwede nating ipabuga na tubig dyan kapag submersible. Pero kung 3 inches yung pipe ninyo pero at mababaw lang, eto, pwede to. 3 inches din yung pwede natin ipabugan tubig. Pero kung malalim, 1.5 lang yung pwede natin ipabuga. Kaya mas better kung D4 yung mga deep well ninyo para makapagpabuga tayo ng D2 na tubig. Which is malakas din yun, guys. Nasa ano rin yun? 20 to 30 cubic meter per hour din yung pwede natin ma-install sa mga ganun. Sa mga D4 pipe. So, ayun, hopefully, hindi ko alam kung kumpleto na itong mga sinasabi ko kasi lagi ako may nakakaligtaan kapag may nag-inquire sa akin. And lastly, yung price. Okay, yung price. Etong ganitong pump ngayon, sa ngayon, is 120,000 ang ano nito, ang package deal namin dito. Hindi pa kasama yung frame. Ang frame is depende din sa location, depende din sa request ng client. Kailangan mag-usap tayo dyan about sa frame kung ano yung paano nyo gustong yan ito, i-design namin. So, kung usapan lang sa package, sa pump, tsaka sa panel, tsaka installation, yun, 120,000. Sa ngayon, sir, ha, mga mam at sir, sa ngayon, ano ngayon? January, January 21, 2023, so yun ang price natin ngayon, okay? Wala pa dun yung delivery fee. Depende din yan sa delivery fee. Come on, alam nyo naman yun siguro. Kasi, syempre, iba-iba yung price yan. Depende sa layo. Yung package pump lang. Ay, yung package lang ng pump, 120,000. And then, later on, the following months or the following years, hindi ko na alam kung magkano. Maybe bumaba. Pero, I don't think so. Kasi laging pataas yung mga panels. I mean, yung mga price ng panels. So, ayun, at least na sabi po natin yung package price nitong ganito na 2 horsepower, okay? So, ayun, at least kahit pa paano nakapagsasabi na ako ng pricing ngayon, di ba? Pero sa mga submersible pump, hindi po talaga pwede na i-discuss yung price. Kasi maraming dapat i-consider dun sa contract or dun sa project. Na malilinaw lang kapag mag-uusap kayo or magipag-usap kayo muna sa amin. So, ayun. Ano pa? Sa mga nagdi-DIY, ayun, pwede nga rin kayong pumunta sa shop namin. Ayan, andyan yung mga ano namin, yung address. Andyan din number. Tutulungan po namin kayo. Wala pong problema yan. Hindi po kami selfish, no? Kung nagbaguhan po kayo at gusto nyo rin mag-install ng ganito dyan sa lugar nyo, pwede po. Hindi po kami naniningil lang sa ganyan kasi sa amin, maniwala ka man kayo sa hindi, gusto namin makatulong sa mga farmers natin na ayun, makatipid nga kasi talagang makakatipid ng malaki dito sa mga solar pump. Kaya sa mga nagdi-DIY dyan na medyo malalayong lugar at gustong mag
business ng ganito sa kanila or mag-install sa mga kamag-anak nila, ganun. Pwede po namin ituro yan para makatulong po kami sa inyo. Pero hindi po kami pwedeng magturo by text or by chat. Kasi po, mahaba-habang ano po yan, mahaba-habang discussion po yan. Much better kung video call or punta kayo sa personal sa amin or tumawag kayo sa amin. Ayun ho, tutulong po kami dyan. Wala pong problema yan. At wala rin pong singil yan. Ayun. So far, wala na siguro akong masabi. At yung ano na lang, pasasalamat sa mga viewers ko dyan. Nangalay na ako. Yung mga viewers ko dyan at kung nandito ka pa hanggang ngayon, maraming salamat sa pagtsatsaga ng manood. At ayun. Thank you for watching. Subscribe ka naman kung bago ka lang sa channel natin para makatulong naman sa amin para makagawa ng mga ganitong content. Okay, yun lang. Peace. I love you all.